Ito, tingnan ninyo ang sinasabi ng mga, wala na sa hulog eh. Talagang wala na sa balanse eh. Ang sabi ni Digong nyo, mga kaibigan, eh pag ako nanalong vice president, ako na mag-o-audit lahat. Mga kaibigan, binibigyan niya ng trabaho yung sarili niya. Ha? Di ba? Eh, si Vice President Robredo ba eh, binigyan niya ng trabaho yung sarili niya na labas doon sa pwede niyang gawin? Hindi naman eh. Di ba? Wala naman siyang ina-assume na ibang trabaho eh. Maliban dyan sa mga pagtulong, di ba? Outreach program. Yan, mga ginagawa niya. Mga kaibigan. Eh pero, para sabihin mo na ako mag-o-audit, kasi yung sabi niya, sino mag-o-audit sa COA? Di ba yun ang ano eh, tanong na, kwan eh, na pagbobo na kinig. O nga no, sino mag-o-audit sa COA? Eh, bobo yun eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Ang daling paniwalain eh. Ang daling pasakayin eh. Ang COA po ay constitutional office. Walang pwedeng mag-assume ng trabaho nila. Walang pwedeng gumanap ng trabaho nila. Sa kanila lang yun. Pag hindi ka COA, eh ang pwede mong gawin, kumuha. Kaya sila kumukuha ng pere, di ba? Na ino-audit ng COA. Ngayon, mga kaibigan, ano ang katarantaduhan doon, maliwanag? Na panloloko eh, na ako anya mag-audit dahil pati COA wala raw mag-audit. Ha? O sino mag-audit anya sa COA? Sila lang ba pwede mag-audit? Eh yun ang nasa batas eh, unang-una eh. Di ba? O ngayon, siguro ang ibig niya sabihin, kung merong tiwali dyan sa COA, sino mag-iimbestiga? Eh, meron tayong ombudsman. Di ba? Pero, paano mo imbestiga ng COA? May pondo ba yan? Ha? May pondo ba yan? May budget ba yung COA para manakaw? Ha? Sige nga. Oh, may pondo ba yan para sa bakuna? Para sa bayanihan? 1 and 2? Ha? Na mananakaw? Wala naman silang pondong ganun eh. Oh, kung meron man siguro yung mga papagawa nila, di ba? Mga supplies nila, eh normal yun. Di ba? Normal yun sa mga opisina. Ngayon, pagka nagkaroon ng anomaly dun sa mga procurement nila, yan, pwede mo naman silang kasuhan eh. Pero saan ka magbabase? Sino gago? Eh, ditong administrasyon ninyo, gago. Bakit? Akalain ninyo, nirestrict nila yung sal-in. Eh, doon ka mag-uumpis eh. Katulad niyan, gusto mo palang magpa-imbestiga sa COA. Hindi audit ang tawag doon. Kasi wala kayong kapangyarihan doon. Kung ang tinutukoy nyo, gusto ninyong ipabusisi yung mga official diyan kung gumagawa ng katiwalian, eh, simple lang yan. Ipakuha mo sal-in. Kasi yung sal-in, covered ang COA nun eh. Basta nasa gobyerno ka, kailangan may sal-in ka eh. Meron kang taon-taon isinusumiting sal-in, idideklara mo ang iyong mga ari-arian. Di ba? O kung ano man yung assets mo, liabilities mo. Doon nakabase yon sa sal-in. Eh kung di kayo, tikita ninyo, yun ang masama nyong ginawa. Hindi nyo ngayon mapapalabas yung sal-in kung meron kayong gustong paimbestigahang tauhan o opisyal sa COA. Di ba? Kasi yun lang naman ang pwede mo maging basis sa kanila. Patingin nga ng sal-in. Di ba? Paano ngayon kung tumanggi sila? Kasi ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang pwede lamang mag-release ng kopya ng sal-in kung yung may katawan
ha, o may ari ng salin na isinumite sa ombudsman ang siyang papayag. Oh, otherwise, hindi mo sila maimbestigahan. Tingnan ninyo, mga kaibigan na naging epekto. Hindi ba? Kaya ano eh, masama eh. Katarantado, nag-iimbento, mga kaibigan, siya na raw magpapaimbestiga. Eh, yung Office of the Vice President, pwede kang imbestigahan. Nakita mo yung ginawa kay Binay. Di ba? Oh, mga kaibigan, pag naging, eh, malabo na ito na maging Vice President ito, mga kaibigan. Oh, magiging Vice President ka sa Pandaraya. Di ba? Pero sa laki ng problema nyo ngayon, eh, pinipilit nga nila ma-divert yung issue tungkol dyan sa malawakang katiwalian sa gobyerno. Ha? Kung ibabase mo yan sa resulta ng isinagawang audit ng Commission on Audit para sa taong 2020 pa lang. O, isipin ninyo yan. Eh, maging Office of the Vice President, hindi nila binabanggit eh, kung bakit sinita rin ang COA yun eh. Ilang bilyon yun, mga kaibigan? Yan ang problema, hindi ba? Hindi sana kung hindi nila, kasi iniiwasan nila na makita yung kanilang kwan, yung kanilang naipundar, di ba? Kung magkano inilaki ng kanilang kayamanan, ha, sa loob ng ilang taon ng kanilang administrasyon, mga kaibigan. Sinikap nila na kwan eh, pinagsabuatanan eh, ombudsman. Ha? Pagkatapos eh, idinulog yung patakaran ng ombudsman sa Korte Suprema. Inayuna naman ng Korte Suprema. O paano mo pa ngayong iimbestiga? Kaya hindi totoo sinasabi niya eh, mga kaibigan eh. Ang basis talaga para mo matunton ang tunay na itinatagong yaman ng mga politiko, unang-unang basis na pwede mong gamitin, ha, para mo matunton yan, yung salin. Oh, hindi na nila magagawa ngayon yun. Lalo sa COA. Bakit? May mga project ba COA na katulad nila ng executive, katulad ng Senado? Kaya nga yung Senador, tinan ninyo ha, ito ang panluloko, maliwanag yan ha. Baka kayo eh, sa election eh, lumabas na naman kayong gago, ha? Estupido. Sabi nga ni Digong nyo, mga estupido kayo. Yung mga bumoto sa akin. Oh. Ngayon, baka matangay na naman kayo niyan. Isipin ninyo, karamihan dyan sa mga tatakbo na yan o kakandidato na yan, may mga atraso yan sa bayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadai sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais pantay wala. Ito po si Percy Lapid. Ang pag-ibig ay tunay. Maraming salamat at magandang yumaga! Manny Pacquiao! Kaibigan, nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit
iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat